Akala ng kababayan ni Naoya Inoue na siya ang panalo sa laban. Na wow, mali lang pala siya dahil ang panalo ay si Kabayan. Matapos ang napaka-impresibong karyera at kartada dito sa Pinas, ay dumayo sa wakas sa labas ng Pinas. Itong ating bida na pinagmamalaki ng probinsya ng Negros Occidental, ang tubong Bacolod City na si Genesis Cervanya alias Asukal. Lumaki sa hirap pero matayog ang pangarap. Pinasok ang boxing na kung saan bata pa lang ay nakita na agad ang potensyal. Batak sa trabahong pangmalakasan, kaya naman, nang pinasok ang larong suntukan ay parang basic na lang ni Kabayan. Taong 2009, pinasok ni Genesis Cervanya ang pagiging professional boxing. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na panalo at wala na isang pagkatalo. Nagkaroon siya ng kartadang 21 wins, 0 loss, siyam dito via knockout. At nakuha pa niya ang bakanting WBC, International Silver Super Bantamweight title, at ang bakanting WBO, Asia Pacific Super Bantamweight title. At dahil sa tagumpay na ito, ay agad siyang pinadala sa labas ng Pinas para mas masubukan pa ang angking husay at lakas. Hulyo 27, 2013, ay lumipad ang Team Cervanya sa kauna-unahang pagkakataon sa labas ng bayan patungong Macau, China para idipinsa ang titulong WBO Asia Pacific Super Bantamweight title kontra sa kababayan ni Naoya na si Konosuke Komiyama. Di din biro itong hapon dahil naging OPBF champion din ito at naging WBA World Title Challenger din. May kartada itong 23 wins, only 5 defeats. Habang bitbit naman ni Cervanya ang malinis at walang bahid na kartada na 21 wins, 0 loss siyam dito via knockout. Ginanap ang nasabing laban sa Kutay Arena, Venetian Resort, Macau, China. Isang madugo at matinding bakbakan ang nangyari sa ibabaw ng lona na kung saan palitan pa ng bagsak ang dalawang mandirigma. Ating balikan ang labang Genesis Cervanya kontra Hapon na si Konosuke Tomiyama. Thank you.
Bahagyang nagkagulo ang magkabilang kampo kung sino ba talaga ang panalo. Akala ng Hapon na siya na talaga. Tuwang-tuwa pa ito sabay kaway sa mga fans, pero nawawmali lang pala siya dahil ang totoong nanalo ay si Sir Vania. Accidental headbutt ang hatol ng referee sa naging sugat ni Sir Vania, kaya ang magiging basihan sa resulta ay ang scorecards ng tatlong hurado kung sino ba talaga ang panalo. Dahil kung nagkasugat si Sir Vania mula sa suntok ng Hapon, ay paniguradong hihiranging panalo si Tomoyama via TKO. Ako nga pala si Kenneth Dober, Philippine Youth Champion sa lumalaban sa Bantamweight Division. Shoutout nga pala sa channel ni Manoy 0.2. Like and share, subscribe. Bang!